they handle well their packages. Hi guys, this is Fifth Deal Sophie. At sa video na to ay sasabihin ko sa inyo ang pros and cons ng paggamit ng My Shopping Box. So, halo-halo guys yung sasabihin ko na pros and cons. And stay tuned sa video na to para malaman ninyo, makilala ninyong malaman bago kayo gumamit ng My Shopping Box na service. Unang-una ay wala silang customer service na online chat. Yung tipong parang sa Facebook, ganyan. Or parang call center agents na pwede mong tawagan. Meron lang sila, ang pro dito, meron lang sila ay sumasagot sila ng mga queries o kaya mga concerns. So may customer service sila via email. Yun nga lang, turnaround time is around a day or two. Pero sumasagot naman sila sa aking experience. Pag hindi sila sumagot guys, mag-follow up na lang kayo sa email ninyo and yun nga, sasagot naman. Tandaan ninyo na i-provide na ninyo lahat ng information na kailangan kasi yun nga, medyo matagal yung turnaround time. Tapos guys, when it comes to sa shipping days, so meron silang by air, tapos sinasabi nila mga 10 to 12 days lang daw yun. Pero sa experience ko, lumalagpas siya ng 10 to 12 working days. So meron akong dalawang packages na lumagpas ng 10 to 12 working days. So by air ko sila. Minark, so times 2 yon ng price ng by ship or yun nga, barko, yung medyo matagal-tagal mga 2 months. Pero lumalagpas sila ng 10 to 12 days. Hindi, never ko pa na-experience na earlier than 10 to 12 days. Naalala ko, meron pa nga akong umabot ng mga 12 working days bago ko na-receive. Tapos kailangan ko pang i-contact yung customer service nila via email para malaman ko ano yung status ng aking package. Kasi baka mamaya nawala, oh my gosh, wag naman sana, di ba? Ang maganda naman guys, kapag gagamitin ninyo yung services ng My Shopping Box, ay, hindi mo na kailangan pumunta sa post office para kunin yung iyong package. Bale, i-deliver na siya diretso sa bahay ninyo. Siyempre, may kamahalan yung shipping kasi nga galing siya sa ibang bansa. Pero wala na dun yung hassle ba na kailangan pang pumunta sa Philpost, tapos baka mamaya may tax pa sila ibigay sa'yo. Ganyan, bago mo ma-receive. Tapos, yun nga, diretso na sa bahay ninyo. Parang nag-order ka lang sa Shopee or Lazada. Mas matagal lang nga yung delivery, pati mas mataas yung fee. Sa app din pala nila ay pwede mo ma-monitor kung nasaan na or ano yung status ng iyong package. Pwede mo rin tanongin yung customer service nila. Pero, syempre, yun nga, matagal din yung turnaround time para doon. So, kung gusto ninyo na makita mo lang yung actually, hindi nga lang siya real-time masyado yung kanyang pag-update ng status. Pero at least meron ka ng idea kung ano na ba ang nangyayari or nasa na ba siya, anong status ng package mo. Kaya ako nasabi na hindi real-time yung kanyang yun nga, status sa app. Though maganda nga na may idea ka. Kasi sa experience ko ay meron akong mga packages na na-deliver na sa akin. Tapos, doon sa kanyang app, nakasabi pa rin ay in transit. So, mga ilang araw na in transit pa. Tapos, after ilang days din naman, biglang sinabi ng delivered. So, sana meron din silang parang button kagaya sa Shopee or Lazada na pwede mong sabihin na receive order, diba? Para, yun nga, ganun. Matapos na agad, hindi yung nakamark pa rin na in transit sa kanilang system. Isa pa pala guys na maganda sa paggamit ng My Shopping Box ay wala akong na-experience na nasira yung aking package. O kaya yung nabensya or nayupe, kahit ano, wala akong na-experience na gano'n. Kahit na yung mga, meron din kasi silang mga packages na naka-pouch lang. Kahit mga gano'n na packages ko, wala. Hindi sila nasira. So, they handle well their packages. Isa pa pala guys, maganda to, isa pa pala guys na pro ay, ito guys, meron kayong mga discount kapag gumagamit kayo ng, kunyari, 5 to 10%. Well, dependent siya sa mode of payment. So, sa PNB, mga 5%. Sa BPI, 10%. Sa experience ko pala guys, ang ginagamit ko sa pagbayad ay yung aking PNB. Hindi ko alam kung bakit hindi gumagana yung BDO ko, pati BPI. Pareho naman silang may Visa, may MasterCard. Pero, yun nga. So that is it guys for this video. Sana makatulong ang video na to para malaman ninyo kung gagamitin nyo ba ang My Shopping Box. Overall,
masaya ako sa may shopping box. Ngayon nga lang guys, mas mahal din siguro yung kanilang shipping dahil kasi sa, alam nyo naman yung status ng mundo ngayon. So, ha, siguro kapag nag-normalize na rin lahat yung mula na yung gera sa Ukraine, hopefully para maging peaceful na, tapos hindi na tumaas masyado yung mga prices ng gas and also other services. Baka doon ulit ako mag-order kasi ngayon hindi ako na masyado nag-order kasi feeling ko mas mahal kasi pati yung dollars, di ba, mahal kasi pag bibili ka kunyari sa eBay ganyan, it's in dollars, so hindi ako masyado nag-a-appeal sa ngayon ng mga products sa US. And that is it guys for this video. Gagawa pa ako ng mga future videos tungkol sa my shopping box. So subscribe kayo sa channel ko na to. And comment down below kung ano man ang gusto ninyong malaman tungkol sa services ng my shopping box o kaya experiences ko. Bye guys!